maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang mismo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong mangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Puyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating dalumhasang veterinaryo, si Dr. Sosie De Leon, at ang ating engineer at chairman po ng pinag-usamahan ng industriya ng agrikultura, si Casendo Orosendo. So, hello po! Hi! Hi, Doc! Hi, Amy! Hi, Sendo! Long time no see, Sendo. Ah. Saan ka nagpunta? Oo nga eh. Eh, tinitingnan ko yung ano eh. Yung mga important na dumadating na kape. Oo nga. Oo nga. Ikaw ang nawala. Nee, kamusta na? Ikaw yung busy eh. Yeah. Sendo, kamusta na? Dahil ngayon ay nag-uulan, di ba? Yung tawag nilang siyam-siyam. Kamusta? Ulan, araw. Nakatutulong ba yan sa mga magsasaka natin? Yeah, yung ulan, oo. Lalo ngayon, no? Pero yung last 2 weeks, medyo umaga ulan hanggang gabi, dere-derezo. Pero ngayon maganda, no? Ang ulan sa gabi lang. Yes. Kaya maganda ito. Nakakatulong yan sa mga tanim ng palay. Talagang makakatulong yan. Ano ba ang forecast ngayon? May La Nina ba ngayon? Anong balita? Anong magiging mabagyo ba ang taon nating ito? So far wala pa naman La Nina na sinasabi. Yung rain medyo delay nga eh. Tsaka yung ibang area kagaya ng Isabela tsaka Cagayan, kausap natin mga farmers doon eh kulang sila ng ulan. Hindi kagaya rito sa ano region 1-2, region 1-3 no. Itong area hanggang Bataan na talagang araw-araw umuulan. Doon sa kanila naman walang ulan. Kulang ng tubig. Kaya yung mais daw nila, yung mais nila na magha-harvest ng September, October, natatakot sila baka medyo walang laman. Yun ang sinasabi nila kung tuloy ang kulang ng ulan doon sa area nila. Casendo, nabanggit mo yung mais. Bakit parang tumataas ang presyo ng mais? Kokonti naman ang kumakain na baboy ngayon at alam mo naman ang naging problema sa baboy, bakit parang tuloy ang pagtaas? At ang important na trigo ay ganoon din. Ano ba ang sistema sa world market? Yung ano kasi, yung world market ng... Dati kasi pinapasok natin wheat, ang laki ng volume ng pinapasok natin wheat. Eh tumaas yung world market ng wheat, no? Pag ipapasok mo kasi umabot ng... 15 to 16 pesos ang landed cost. Dati ito is nasa 10 to 11 pesos landed. Okay. So ngayon ang isang problema diyan, yung wheat na pinapasok, lahat ng pinapasok. Malaking volume ang nawala. So yung replacement kasi ng corn, alam natin yung wheat. So kaya kulang, maski yung production natin dito nabawasan, no? Pero yung import naman ng replacement doon sa corn, nawala. Yun lang. Kaya po tumataas yung presyo. Kasi ito kanina, nung hindi pa tayo on, may nabanggit ka sa akin, bumababa ang presyo ng baboy, tama ba? Yung presyo ng baboy, Yung presyo ng baboy kasi lockdown na. Nung nag-import yung binaba yung taripa at sinasabi ng government, bababa yung presyo ng baboy. Pero hindi nangyari, no?
Kaya ang nangyari eh, yung secretary natin eh naging middleman ng mga importer. Umikot siya sa mga store, pero promote yung imported na karne. Nine weeks eh, hindi lang karne, pati manok. Kaya galit na galit yung mga local racer natin. Siyempre dapat ang mag-promote lang yan is DTI, hindi kasama ang DA. Pero ang nangyari, ang DA ang nasa front pa kasi siya ang unang nag-post dun sa FB, yung sa Facebook, no? Compared dun sa DTI. So, yun, nag-react talaga yung mga industry, lalo ngayon, alam natin pandemic eh close down eh hirap magbenta mga racer tsaka mga poultry racer itong nag-aalaga ng baboy, kaya siyempre ma-pressure down, pero hindi dahil dun sa imported kasi yung mga traders binebenta ng mataas pa rin, malaking kita yun ang problema. Opo, ngayon nga po, kaya ako natanong yun sa baboy kasi meron tayong makakausap tungkol daw po sa baboy. Ngayon meron tayong sistema na gusto natin ay ma-adapt din po na ng mga kasamahan natin magsasaka. Ang tinatawag po natin dito ay zero waste pig management. Maganda nga kung magkakaroon tayo na to kasi mababalance natin yung ecosystem, no? Alam naman natin na medyo hindi maganda po ang amoy ng ating mga, yung dumi ng ating baboy, pero sabi nga nandiyan ang pera. Kaya titignan po natin kung ano yung sistemang ito at makakasama po natin ay nagaling po ng CLFU dito po sa aming lugar ng Muñoz, Baytia. So abangan niyo po yan. Ito okay. Po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw ka, Sento and Doc Sosi. Ang makakasama po natin, naku, familiar kayo dito, alam ko. Kilala niyo itong taong ito, pero alam ko din na malaki ang ampag nito sa industriya po ng pagbababoy. Siya po ay professor sa Department of Animal Science, College of Agriculture ng CLFU Muñoz, Mabaytica. Siya din po ang nag-develop ng concept ng ZWAP or Zero Waste Pig Farming System. Ang makakasama po natin, si Dr. Antonio Baroga. Hello po! Hello ma'am, kumusta po? Kumusta po? Have a nice day, Philippines. Yes, hello. Kasama po lang sila Kasento and Doc Sosi po. Hello Doc, ito magaling ito, kaya makikinig tayo dito. Doc Tony, long time no hear ah. Meron pa ba tayo? Oo, busy sa work from home eh. Mga estudyante ko. Online lahat, pati quiz online, kaya kailangan nakatutok palagi sa laptop, pero enjoy. Amy, parang yes, ang topic ba natin ay yung manure? Yes, Doc. Pag-uusapan natin itong dinevelop na concept ni Doc Antonio. Ito ng baboy? Parang ganun ba? Opo. Sisimulan ko na yung tanong. Doc Antonio, muna. Amy, tika muna. Ang tanong ko eh, may baboy pa ba ang Pilipinas? O puro imported na lang? Pasendo? Meron! May baboy pa ba? Okay. Sige, Amy. Go ahead, Amy. Opo. Meron niyang baboy, no? At toksosi kasi, kaya ko dito kinuha. Kasi may nakita po kung baboy na binibenta dito sa lugar namin. Kaya sabi ko, may baboy pa dito. Pwede ba ito i-apply? Ayan. So, okay. Doc Antonio, ang tanong ko po, bakit po ba mahalaga ang zero waste pig farming? Total kayo po yung nag-develop ng concept na ito. Gano po ito kahalaga? Ay, nako, Ma'am Ami, napakahalaga itong tinatawag nating konsepto ng zero waste pig farming. Ito ay isang farming system na talagang parabang too good to be true eh. Parang magugulat ka na talagang walang nasayang pag nag-aalaga ka ng baboy, ano? Alam mo, Ami, meron kaming 30 square meter na model farm dito sa Future Rice Farm at sa, dito sa Peer Rice, ano? Na itinayo ng CLSU through MOA at nabisita na ito ng siguro mahigit 6,000 mga farmers sa kanilang lakbay-aral.
Kaya nakita nila mismo doon sa loob ng piggery, walang langaw, walang ammonia, at meron pa silang tinatawag na biogas digester, na kung saan yung biogas digester ay merong septic tank na may mga sludge doon. And then, yung mga sludge at slurry doon, ginawang panbilig, pang-fertilizer sa tabi ng kanyang piggery. Walang inorganic fertilizer, no? So, para lalo pa natin kompletuhin na yan, yung slurry noon, yung drainage noon, na galing sa loob, pumupunta sa isang adjacent na 450 square meter na paddy rice na may mga ducks doon na with fence enclosures. Walang ibang ginamit na fertilizer doon kundi galing doon sa sludge saka slurry doon sa piggery na yon, no? So, wala ng insecticide, wala ng pesticide. So, kahit sabihin mong hindi ganong malaki pa yung yield, pero nakapag-produce ka ng palay na organic. So, ano pa bang klaseng satisfaction sa isang environmentalist kung nagawa nito na zero waste. So, yung sludge, yun yung solid na manure na galing dun sa loob ng piggery na napunta sa septic tank na na-produce na yung biogas. So yun yung tira-tira na solid waste. So pwedeng pinagsama yon na ipa, fly ash, carbonated rice hull, or kung ano pang ginamit mo na litter material dun sa flooring niya dahil hindi ito concrete flooring. So yun yung sludge. Ngayon, binubudburan ito ng tinatawag na odor erasing microbial composting microbe. So yun ngayon, yun yung alas noon kung bakit nag zero waste pig farming system. Kaya hindi naging mabaho at hindi naging sagabal yung litter material na yon. At hindi nakaporma yung mga langaw, yung mga maggots. Dahil pag titignan mo yung ilalim ng litter material na yon at maglagay ka ng thermometer doon, mainit. Kaya hindi makaporma yung maggots na maging langaw. Kaya gulat yung farmer nung wala silang makitang langaw. So yung liquid portion naman na nandun sa septic tank na yon na galing din sa drainage, doon sa, kasi meron siyang wallowing pool doon sa loob, pwede pa rin gawing nutrient base ng vegetable yon. Kasi yung binubudbud na odor erasing microbial composting premix na yon na twice a week, meron ding mga macronutrients, micronutrients, enzymes, probiotics, saka mga plant growth hormone. Kaya lumalaki yung vegetables. So yun yung zero waste farming system. Wala pong nasayang dun sa loob ng farm na yon. Kaya hindi ho tayo nagbibiro nung sinabi natin zero. Wala pong nasayang. At ito pa maganda po, no? High-tech pa ito. Bakit sinabi natin high-tech? Pwede naming ma-monitor yung loob ng piggery sa pamagitan ng aming Android phone. Naka-CCTV siya sa loob. And then, meron kaming in-install doon na air quality sensors, yung pang-detect ng ammonia at pang-detect ng hydrogen sulfide, temperature, saka humidity. So real-time, every minute, every hour, makikita mo doon sa Android mo yung hourly na ammonia level, temperature, at saka humidity ng loob ng farm na yon. So anong ibig sabihin pag meron ka doon real time sa cellphone mo? Pag makita mo na tumaas yung ammonia doon, sasabihin mo na ngayon doon sa tao mo, "Hoy, maglinis ka na ng kulungan mo." Kasi saan manggagaling yung ammonia? Doon sa ibi at tae ng baboy. So may spot check mo pa yung tao mo. And then ang kagandahan nun, dahil ma-monitor mo yung ammonia level doon,
hindi ganong magkakaubo yung baboy. Kaya gulat yung mga farmer na nakita nila yung mga baboy doon, hindi inuubo. Dahil yung ammonia, precursor yan ng pneumonia. Alam yan ni Doc yan, dahil one time nung 2007, nag-present ako niyan sa mga Philippine College of Swine Practitioners sa Sulu Hotel noon, si Dr. Ballesteros. Sinabi ko, ammonia is a precursor for pneumonia. Kaya pag na-control mo kahit papaano, yung ammonia, kahit papaano, mababawasan yung respiratory diseases. Of course, in complementation with the health program na inire-recommenda, anong ating mga veterinarian? So yun ang zero waste pig farming natin, Ma'am Ami. May tanong ko lang. Yan eh, Doc, maputol kita. Tanong ko lang, yan ba ipapasa? Kasi maraming gusto magtayo pa rin ng piggery ngayon at nagsisimula lang ulit, bumabango na. Yan ba approved ng DNR, nakatutulong ba tayo? Sabihin, madali ba makahingi ng permit kapag ganyan ang facilities natin, Doc? Ay, opo. Dahil karamihan sa mga naasisan ko ng farm, alam din ni Kasendong yan, yung mga compliant sila dapat sa mga BOD-COD doon sa mga lagun niya. Kaya pina-analyze yung mga islari, yung mga lagun na yan. Ang mismong nag-arise yan, mga pollution control officer na mismo ng farm na yon. So pwede kong banggitin yung Brookside Farm ni Sir Chico Ho. Kaya makikita mo doon na na-comply nila yung standard ng BOD at saka COD na nire-require ng DENR. Kaya alam po nila itong zero waste farming system na ito. Ito ang dapat na trend. Kaya wala po tayo dapat kabahan pag sinasabing magre-repopulate pa tayo, paano ang backyard. Pag ito ang model ng backyard, hindi matatakot na mag-alaga ng baboy. Kaya nandiyan na rin lahat ang protocol and so forth and so on. Maganda pala ito, Doc. Pagka ano, ngayon, eh, habang wala pa yung mga farm na mag-umpisa ulit, no? Repopulate, baka visit kayo dun sa mga farm kasi wala pang mga baboy yung mga iba, eh, no? Maganda ito to start yung mga mag-repopulate. Ito siguro isang good idea na pwedeng i-propose natin, di ba? Yeah, actually, Kasendong, a week ago, si Dr. Ruth Miklat, alam mo si Dr. Ruth Miklat, favorite ko yan, Ma'am Ami, na estudyante ko yan eh, sa CLSU, no? Natutuwa naman kami at kaming mga teachers nila pag ganyan ang produkto namin, eh nakakatuwa, no? Ito yung sinasabi nilang money cannot buy, ano? Pag ang estudyante mo, nalamangan ka pa, ay, that's an accomplishment, no? At least nakatuloy ka na you were a part of their success. Kaya imagine with the so many trainees ng ITCPH, ng backyard racers, makikita na nila mismo hands-on yung zero waste pig model na yan. Kaya dun na sila magpakain, dun na sila mag-harvest ng biogas, dun sa plastic drum na yon, dun na rin nila subukan na intilig yung slurry na sinasabi ko. Kung 1 month sila dun na mag-stay na training, mapapalaki nila yung kamatis dun sa tabi ng piggery na ang gagamitin lang organic fertilizer, sludge saka yung slurry. May tanong ko, itong project mong zero waste, does it apply to backyard racing o pero kung may malaki kang piggery farm na maliit naman yung vegetation mo, masasabi mong kaya ba yung zero waste management? Yeah, kahit backyard dog pwede yan dahil ang principle lang naman is maglalagay ka dyan ng isang concoction na available. Actually, kaya nga concept ang sinabi ko, I developed the concept, ano? Generics naman yung odor erasing microbial concoction na yan, eh. Alam nyo naman, makakita kayo yung mga advertisement dyan na odor product na may Bacillus lysiniformis, pinag-aralan ko sa Korea yan, yun yung nagpo-consume ng ammonia, yun yung mapangti na amoy. And then meron kang mga actinomycetes na bacteria ay ng mga fungus, streptomyces, yun ang nagda-digest ng mga litter material, yung mga ipa mo.
Kaya magiging compost yan yung loob ng figurine mo. And then may mga nitrogen fixing bacteria yan. Kaya yung sludge mo, mataas ang nitrogen. Minuminuto nagmumultiply yan, kaya matutuwa yung mga farmers sa Baguio, mga vegetables farmers ko sa Baguio. O bakit ang ganda itong chicken dung ni, manure ni Casendo. Pagbiglang kumuat, kinumpost namin yan. Actually, muntik ko nang maituloy yung project na yun kay Casendo, hindi lang natuloy eh. Hindi kami mag-atumat-umat. Bihirang pumupunta kasi sa Pangasinan nun eh. Alam niya yun eh. Talagang kumumodel yun eh. Ipinasa niya yata ako sa isang broiler or poultry na kapitbahay niya noon eh. Talagang itutuloy na rin niya yon. Kaya lang, may mga ito, tumuloy na itong pandemic. So, pwede kahit sa backyard at Doc Del yun, ano? Kasi yun lang ang principle noon. Okay naman sa backyard eh. As a matter of fact, meron dito sa amin, sa barangay namin, ano? Meron kaming dalawa hanggang tatlong katulad ng concept mo. Ang tanong ko, will it apply to semi-commercial and commercial farm? Yung sinasabi mong zero waste management? Yeah. Kahit semi-commercial and then commercial, pwede, no? Pwedeng may apply ho yan. Mas maganda po yung maraming area. Mas maganda pong makakapag-generate ka ng technology, no? So, alam niyo yung biogas plus, yung plastic drum biogas na yon. Pag 16 drums yan, nakaka-generate ng 2 horsepower na water pump na ire-retrofit lang yan. And then, sa halip na diesel ang gagamitin mo, biogas fed. Ire-retrofit lang yung carburetor ng genset na yan. Genset, ano? Kahit anong klaseng genset. So it would be a biogas fed na genset. So another zero waste. Kaya ang actually sabi po nila ang tinitingnan ngayon sa farming system, smart farming system is pag 400 sow level ka, mako-compute na po natin 'yan, ano? Ilan ang na-generate mong waste? Ilan ang na-generate mong organic fertilizer? Ilan ang na-generate mong horsepower na energy? At ilan ang carbon units ang na-contribute mo sa environment. Ganyan na ang level of yung benchmarking sa modern farm ngayon. Kaya andun na po yung mga integration na yan. Kahit backyard, makukuha mo yan, ay tatali mo lahat yan. So, all of this because of zero waste farming system. Kasi kung wala kang zero waste farming system, you cannot contribute any carbon credits. Kung ilan ang na-mitigate mo na carbon dioxide to methane na mag-escape to the atmosphere. So with this, may document mo lahat ngayon. Kaya kay 1,000 sow level ka po, kay 10,000 sow level, pwede na later on, ang criteria mo na, pag may 10,000 sow level ka na, meron ka na palang generator na biogas fuel na sa halip na 24-hour requirement, magdedepend ka sa Meralco, one-third ang naisupply ng biogas mo because of the manure. So, ganun na usapan ngayon. And because of that, ito yung na-prevent mo na carbon dioxide, methane gas, nitrous oxide na mag-escape sa atmosphere. Kaya you are now an environmentalist. At the same time, earning money, at the same time, producing food that is safe, that is compliant to organic agriculture. Kaya hindi ito mahirap, very technical na technology. As long as you have this, mga minention ko na mga generics na product, bacillus, actinomycetes, nitrogen fixing bacteria, enzyme, and so forth and so on. So pag nandyan yan sa loob ng piggery mo, kompleto na yung zero waste farming system. Kahit sa broiler, kahit sa pugo, kahit saan, pwede mong i-implement po yun. Sir, kailan nyo pa po nababanggit sa akin, sa amin, yung odor erasing microbial concoction. Ano po ba ito? Yan po, yun nga ang sinasabi ko. Parang powder premix na yan, na dun sa loob yan, parang organic fertilizer, meron tayong mga beneficial na bacteria. At itong mga beneficial na bacteria, bacillus, lactobacillus, ito yung mga nag
nag-a-absorb ng odor sa farm, figurine. Kaya nawawala yung odor, magugulat ka na lang, no? And then yung mga enzymes naman, ito yung mga nagda-digest ng mga cellulose o yung mga, di ba, ilalagay mo yung ipasa sa loob ng figurine mo. So para maging compost yan, ina-digest na yan, i-degrade na yan, no? May mga fungi dyan. Ang tawag mo doon, mga actinomycetes, streptomycetes. So, i-degrade nila yan. Kaya that's the reason why inside the litter bed, there is a continuous hydrolysis taking place. So, medyo scientific to. Kasi pag dinigest mo yung organic material, yung cellulose na yan, mag-liberate ka ng hydrogen. Kaya pag titignan mo yung ilalim ng litter material mo, mainit. Kaya minesure namin yan, magte 30 to 42 degrees centigrade. Huwag lang yung talagang binuhusan mo ng puro tubig yung ipa mo, ha? So, hindi makaporma yung langaw doon. Yung mga maggots, maluluto sila, no? Kaya, again, this is a non-chemical-based approach for controlling flies, which is, again, environment-friendly. So, yun yung ano, yun yung mga dapat natin tingnan dahil alam naman yung mga iba na yung mga gumagamit ng chemical base. Alam nila, i-research nila, tignan ninyo yung mga active ingredient niyan. Kasi yung aking advisor sa Japan, toxicologist, nung binanggit ko ang isang component ng chemical na yan, dahil adulticide, matapang yan, well, kailangan maghugas sila ng 20 beses, sabi niya sa akin, para lang ma-address ang occupational hazard. Meron tayong partner na kaya niyang i-set up lahat yan, yung ammonia sensor, dun sa loob ng figurine. So, pwedeng yung ammonia sensor mo is one ammonia sensor for every 40 square meter na area. So, dun lang, mag-sample ka lang. Kahit na hindi mo naman na kailan ng maraming ammonia sensor, at least may idea ka. So, speaking of ammonia, ito yung mapanghinga mo yan. Kasi yung mapanghinga mo, tutunawin niya yung baga ng inyong respiratory, yung baboy, kahit tao, sige. Ammonia is a corrosive gas. Pinag-aralan ko po yan sa Korea when I had my postdoctoral fellowship. Wala po akong ginawa doon kundi mag-alaga ng baboy from May to June. Ay, October. Minesure ko yung ammonia, minesure ko yung airborne pathogen, at minesure ko yung fecal microbes sa kulungan ng 34 na pigs, at na-document ko po lahat yun. Kaya napakahalaga na meron itong mga bacillus, piscineformis, mga ammonia-consuming microbes. Halimbawa tayo bagong magbababoy, meron tayong 50 na nasa loob po ng kulungan at gusto kong i-adapt ang inyong sistema, magkano yung kailangan itong i-ready na pera ko para dito? Yun. Yeah, okay. Kung yung biogas lang at isama natin, hindi ka na gagastos ng 40 mil dolyo. Okay. Oh. Sa housing naman, safe na yung 5,000, kung hindi ganong modern, 5,000 to 7,000 per square meter. So dahil 50 patterners ka, 1 square meter per patterner, so imo-multiply mo yon. Housing na yon, Doc. So, yun naman yung housing mo. So, kung 50 square meters ka, 50 patterners ka, floor area is 50 square meter, dahil 1 square meter, syempre may labangan ka ng konti doon, may alin ka doon, so sabihin na natin 70. May bodega pa ka doon, so 70 square meter. So, safe na yung i-multiply mo ng, pag hindi ganong modern building na fully furnished, so safe na yung i-multiply mo doon na 6,000 to 7,000. Oo. Oh, pero, so, yun, maputol ko muna kasi kailangan natin mag-break. Pero, alam niyo po ba, Doc Sosie and Gasenton, meron tayo mga kasama ngayon na ito ay isang farm na in-apply or nag-adapt po ng sistema ni Doc Antonio. Pwede natin silang makausap sa ating pagbabalik. Ito po ang agree ako dyan. Agree tayo dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang
agree ako dyan. So ito nga po, ipapakita po sa atin ni Sir Antonio Baroga, ni Dr. Baroga, ang kanyang actual. Ito, actual po talaga, in-adapt na po ito sa kanilang farm. So yan, Sir Doc Antonio. Okay, so ito yung zero waste pig model namin sa Future Rice Farm sa Pearl Rice. 2017 nung tinayo namin yung model na ito through EMOA with Pearl Rice and Central Luzon State University. So tayo po yung nagiging station manager dito at project manager dahil ang project manager na naman ng buong Future Rice Farm is si ang ating late cousin na si Roger Baroga, no? So natutuwa ako at I hope nanonood siya ngayon. Without him, hindi namin maitayo ito dahil binigay ko lang yung design and kung ano yung mga sobra niyang mga scraps dun sa 4 hectare farm niya, inassemble namin ito, no? And then this has been visited by more than 6,600 farmers already nationwide magmula 2017. Natigil lang nung pandemic, ano? So, kaya one day every year may lakbay aral ng mga farmers. So tulad nito, ipinapakita ko na yung sa mga farmers na ito yung system nito, no? So andun yung biogas dito sa likuran na ito, and then andito yung ano, andito yung drainage niyan. And then actually ito yung picture na nauna, may picture tayo na may nipple drinker na yan, makikita niyo later on. And then ito hinukay namin 2.9 meter deep. And then alternate, may nilagay kami doon sunog na ipa. Kasi tamang-tama, Doc, merong rice hull gasifier plant namin dito sa Nueva Ecija. Kaya isa ito sa litter material niya, and then rice hull, and then organic soil, and then yung odor erasing microbial concoction na rinobroadcast yan twice. So yung sinasabi nila na may galis yung baboy, magkakaroon ng mga gat, mga kagat, hindi namin na-experience yun because nakukompose na itong litter na ito, nawawala yung ammonia, nawawala ang langaw. Kaya dito sa ilalim nito, akala niyo basa yan, pero pag lalagyan mo ng thermometer dyan, dahil yung sinasabi ko na may composting microbes yung binubudbud dyan. Kaya tuloy-tuloy yung nagdadigest siya ng mga ipa at saka mga rice straw, kaya may init na nabubudbud sa loob. So yan yung itsura na nila noon. Ano? O yan yung harapan. Simple lang yung bahay na ito. No? 30 square meter, ganyan lang ang design. May plano tayo dyan anytime. Gustong mag-replicate dito, 30 square meter lang. And then ito yung isa sa mga 6,000 na farmers na nakabisita nitong farm na ito. No? Itong litter material ng Cement Cardona, this is made of, kinuha niya yung fly ash, sunog na ipa, and then yung baboy, tumama na dun sa tae na yon. Kaya, ganun yung litter material niya. So dahil nilagyan namin ito ng tinatawag na odor erasing microbial concoction, ito yung ratio na yan. Ito na yung day 7 and then ito na yung day 14. So minessure namin, so I repeat ha, ito yung activator na yan. Ulitin ko, pinaghalo namin yung 500 kilogram na hog na merong kasamang fly ash. Pwede rin poultry manure to ha. And then, so ito yung pure na hogs and then hinalo ng equal amount na fly ash dun sa loob ng kulungan yan ha. And then ito na yung proportion ng microbial concoction na yan. 14 days lang na produce yung fertilizer. Pero bago mo ma-produce yun, kailangan ninyo na soil test kit. Ayan, pinabili ko sila ng soil test kit. Nabibili ito kahit sa Shopee. Ano ang mine-measure nito? Ang mine-measure nito ay pH, moisture, saka temperature. pH, moisture, temperature. 3-in-1 yan. Itutusok mo lang yan. So ito na yung mga gumagawa niyan. Tigpa 500 kilos.
Kasi ito yung pinag-aralan ko sa Korea na you have to maintain this environment para sa ganun tuloy-tuloy yung composting mo or else mabubulok. So ito sana ang i-demonstrate ko kay Kasento sa farm niya noon. Ano? Kaya tignan mo, na-produce namin yung fertilizer na yon in 14 days. Basta ma-maintain mo lang yung pH, moisture, and temperature. Ito na yung itsura. Ito na yung itsura. So, na-produce namin sa ilalim ng dun sa kulungan ng farm na yon. And then, para magamit nila ito, kung ano yung na-produce na namin na 14-day composting na ito, inihalo namin sa lupa and then naglagay kami, take note, naglagay kami ng pet-size seeds. So, ito rin yung rice tree material nila, no? Nilagyan lang ng odor eraser. O, ayan. Hindi nilalangaw, nilagay lang sa labas. O, ayan, malalaki na yung mango seedlings doon. Ito yung mga field practice student ko noong 2013. So, may nasayang ba, Ami, dito sa Zero Waste Concept System ko? Yes, gamit na gamit, no? Ang maganda po dito, yung ecosystem natin, na-balance. Kasi yes, wala na-balance. Yes, na-balance. And then, hindi na mamamalengke yung mga tao, hindi na lalabas yes. para bumili ng gulay. O, tignan mo naman yung mga talong, sili na na-produce. So, kaya ganito dapat ang mga piggery farm ngayon. So, andito na yung ammonia sensor, nakakabit. O, imagine, high-tech ang farmer. Mapapaganito natin siya. Kakabit natin sa andito, mamomonitor natin. O. Mamomonitor natin sa cellphone. Sa cellphone, yes po. Okay, true SIM card lang. SIM card. Ma-install namin yan. No? Okay. Dok, sana bibili yan. Sana bibili yan. Andito yung ammonia sensor. Pag bubuksan natin yan, ito yung makikita mong reading. Apa. Okay, dito sa gitna nun may sensor. Hindi lang makita yung sensor, pero sa gitna nun may sensor. Evaluating niya yung gas, yung density ng gas. Kaya alam niya kung ano maging reading. So yun yung binili dito. Inassemble to eh, mga sensor na yun. Tapos alam mo nung mga Pilipino, very creative yan. Apa. Kaya, itanong ko si Dr. Sophie. Kaya anytime, maririd mo yung reading niyan. Pwede mong ma-read sa tablet mo or Android. O, ayan na, o. Ito na yung tablet. Ayan na yung ammonia sensor. So, kagaya ng sinabi ko, real-time. Real-time ito na nandiyan sa cellphone mo. So, pwede mong i-program na everyday mamomonitor niya yung ammonia level. Kaya makikita mo dito everyday na monitor yung ammonia level. Ito yung kanyang utak, Amoy Gateway. Yan yung pinaka yung ginawa ng programmer namin, Amoy Gateway. Kaya ito yung i-install actually yan. So, pwede niyang ma-monitor dito yung ammonia, hydrogen sulfide, air temperature at saka relative humidity. So, pwede mo ilagay dito sa inyong piggery farm every 40 square meters. Sabi ko naman kahit isa lang ipa-install mo na at least may idea ka kung anong ammonia level sa farm mo. Boiler or poultry. So, pag alam mo na delikado yung ammonia level mo, mag-invest ka ng mga ammonia consuming microbes. At pababa yan. Pababa. Kaya nga, Tony, sana sa susunod na imbitahan ka namin ulit, pag-usapan natin pa ito. Mas marami pang oras. Kaso ngayon, medyo puputulin ko muna kasi kulang na tayo sa oras. Oo nga, pero sayang. Ayun, sayang nga. Pwede naman ako mag-seminar ulit, Doc, sa mga guest ninyo, no? Kung gusto nyo yung detalye. Opo. Sa susunod, abangan ka namin ulit sa aming programa. Okay. Pansamantala po, maghihiwalay po muna kami. Hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.